Gulong-gulo na si Bella sa mga pangyayari. Hindi niya na alam kung ano ba talaga ang nangyayari. Naaawa rin siya kay Bianca dahil ito ang tunay na asawa ni Edward. Pero hindi siya nito maalala. At isa pa, may anak ang mga ito. "Baby, I want to go home," biglang sabi ni Edward na nagpabalik sa ulirat niya. "Edward, bakit mo ba yun ginawa kay Bianca?" Malumanay na sabi niya rito. "Because that is the truth," seryosong sagot nito. "Alam mong hindi totoo yan. Si Bianca ang asawa." "No, you are my wife. Nakalimutan mo na ba? We got married," putol nito sa sasabihin niya. Kung hindi lang ito nagkaroon ng short-term memory loss, ay iisipin niyang seryoso ito sa sinasabi. Dahil seryosong seryoso ang mukha nito. "Magpahinga ka na muna, nakakasama sa'yo ang sobrang pag-iisip," iwas niya rito. Akmang tatalikod na siya nang bigla nitong hulihin ang isang kamay niya. "Don't you love me anymore, baby?" "Edward, ano ba yung sinasabi mo?" Kinakabahang sagot niya. "I've been loving for you for so long, Bella." Pero naputol ang anumang sasabihin nito nang bigla itong tumitig sa mga kamay niya na tila may hinahanap. Napakunot noon naman siyang napatingin dito. "Edward, bakit?" "Where is your ring?" "I said, where is your ring? Our wedding ring." Tila biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. "Edward, matagal ko nang itinago iyon. Hindi ko naman..." Pero naputol ang sasabihin niya nang mahigpit nitong hinawakan ang pulso-pulsuhan niya. "Hindi mo isinusuot para isipin nilang wala ka pa ring asawa? Ganun ba?" Biglang nagdilim ang mukha nito. "Edward, ano ba nasasaktan ako?" At pilit hinihila ang isang kamay niya. "I want you to wear that everywhere you go at huwag mong tatanggalin," sigaw nito sa kanya. "Edward, please, nasasaktan ako." At unti-unti nang tumutulo ang mga luha niya. Bigla naman itong natigilan at naramdaman niyang unti-unting lumuluwang ang pagkakahawak nito sa kamay niya. "I'm sorry, baby. I didn't mean to do that." At mabilis siyang hinila payakap. Mabilis din naman siyang yumakap dito para kumalma ito. Ilang minuto rin sila sa ganoong pwesto nang makaramdam ng pangangawit. Nang tingnan niya ito, ay payapa na itong natutulog. Nanatili pa siya roon ng ilang oras bago na pagdesisyon ng umuwi. Ibinili niya na muna si Edward sa private nurse na naroroon. Nang nasa labas na siya, ay nagulat siya nang may biglang humila sa isang braso niya. Ang galit na mukha ni Bianca ang bumungad sa kanya. "Anong ginawa mo sa asawa ko?" "Bianca, dapat ay nagpapahinga ka pa. Wala kang pakialam. Hindi mo ba alam nang dahil sa ginagawa mo, ay lalo mo lang pinapalala ang lahat?" "Bianca, sa maniwala ka o sa hindi, wala akong intensyon na agawin si Edward mula sa'yo," seryosong sabi niya rito. "Walang intensyon? Ang kapal ng mukha mo!" At mabilis siya nitong nasampal. "Kung wala kang intensyong manggulo, una pa lamang ay hindi ka na sana bumalik pa dito." Galit na sigaw nito. "Gusto ko lang naman makilala ng anak ko si Edward, pero wala akong balak na agawin siya sa'yo." Pero nagulat siya sa susunod nitong ginawa. Dahan-dahan itong lumuhod sa harap niya at umiyak. "Nakikiusap ako sa'yo, Bella. Ina ka rin kagaya ko, kaya alam kong naiintindihan mo ako. Hindi ko kakayaning mawala si Edward sa amin ng anak ko. Please, Bella, tigilan mo na kami at huwag ka na sanang magpapakita pa. Akong bahala sa'yo, tutulungan kita, kayong dalawa ng anak mo. Just please, hayaan mo na kami ni Edward." Bigla siyang napatitig at natigilan dito. Oo, tama ito. Ina rin siyang kagaya nito at nararamdaman niya ang nararamdaman ito. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga siya dapat nandoon. Sila ang tunay na pamilya ni Edward, kaya sila dapat ang kasama nito.
At ilang sandali lang ay babalik na ulit ang alaala nito at maalala na nito ang lahat. Bianca, tumayo ka na. At pilit niya itong pinatatayo dahil nakakaagaw na rin sila ng atensyon. No, I will not get up hanggang sa hindi ka nangangako sa akin. Iling nito sa kaniya. Malalim siyang napabuntong hininga bago tumango. Sige na, tumayo ka na, sabi niya rito. At lalo siyang nagulat nang bigla itong tumayo at niyakap siya. Pumayag ka na ha, huwag mo na sanang sisirain ang salita mo. Masayang sabi nito at mabilis na itong tumalikod para iwan siya. Hanggang makauwi sa apartment ay parang lutang pa rin siya. Pero siguro nga ay tama naman ang desisyon niya. Nang nakauwi ay tulog na ang anak at kapatid niya. Nakangiti niya ang mga itong pinagmasdan. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang kwarto para mag-ayos ng mga gamit nila paunti-unti. Nakapag-desisyon na siya. Babalik na siya ng Palawan. Sapat pa naman ang pera niya para makakuha sila ng tiket pabalik. Halos 2 araw na rin ang nakalipas nang mag-usap sila ni Bianca. Laging tumatawag sa kanya si John, pero minabuti niyang huwag na itong sagutin para hindi na lamang siya makatanggap ng anumang balita tungkol sa mga ito. Nakakuha na rin siya ng tiket at 2 araw na lang ay aalis na sila. Gabi noon at malakas ang ulan. Isasara na sana niya ang pintuan nang makarinig ng malalakas na katok. Kaagad siyang napakunot noo. Sino naman ang kakatok sa kanila ng ganoong oras? Marahan niyang binuksan ang bintana para silipin ang kumakatok. Pero halos manlaki ang mga mata niya nang makita si Edward na basang-basa habang nakasuot pa rin ng hospital gown. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pinapasok ito. Nanginginig pa ito dahil sa lamig. Edward, ano bang ginawa mo? Bakit basang-basa ka? Alalang sabi niya rito at binalutan ito ng tuwalya. Bigla naman itong tinanggal ang tuwalya at mabilis siyang niyakap. I miss you, Bella. Edward, mainit ka! Gulat na sabi niya nang maramdaman ang balat nito. Mabilis niya itong hinila sa may kwarto at ikinuha ng malaking t-shirt niya. Kailangan mong magpalit ng damit. Nagulat naman siya nang bigla nitong itaas ang 2 kamay nito. Kunot noon niya lang itong tinitigan. I want you to remove my clothes. Seryosong titig nito sa kanya. Wala siyang nagawa at unti-unting tinanggal ang hospital gown nito. Halos mapalunok siya nang makita ang katawan nito. Mabuti na lang at may suot pala itong short. Dahan-dahan niyang pinunasan ang katawan nito at tila sinisilaban siya. Dahil daman niya ang titig na mga mata nito sa buong mukha niya. Mabilis niya itong binihisan at lumabas. Halos kumabog ang puso niya. Kinuhanan niya ito ng mainit na tubig at bumalik sa kwarto. Inumin mo yan para mahimasmasan ka. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka ba sa ospital? Hindi ito nagsalita at tumitig lang sa kanya. Edward, hindi mo ba alam na hindi mo dapat yun ginawa? Tiyak na nag-aalala na sila sa'yo ngayon. Baby, please, not now. I am not feeling well. Mahinang sagot nito. Halika, ihatid kita pabalik ng ospital. No, don't you dare do that. At walang pakialam itong humiga sa may kama niya. Edward, tawag niya rito. Pero biglang tumunog ang cellphone niya. Kita naman niyang si John ang tumatawag. Pero bago niya pa ito makuha sa may side table, ay kinuha na nito ni Edward at sinagot. What do you want? Nagulat siya sa biglang pagsigaw nito. No, don't you dare go here. Pwede ba dyan? Leave me alone and don't you ever call my wife again. Sabi pa nito at padabog na binaba ang tawag at pabagsak na inilagay ang cellphone niya sa may side table. Edward, they are looking for you. Kailangan mo nang umuwi sa pamilya. Yes, I know. That is what I'm doing right now. Going back to my real family. Seryosong titig nito sa kanya.
Edward, huwag naman matigas ang ulo mo. Bella, please, pwede ba bukas na lang tayong mag-usap? I am not really feeling well. At mabilis na ulit itong humiga at nagkumot. Kita niya pa ang bahagyang panginginig nito. Mabilis naman niya itong nilapitan at muling sinalat. Edward, ang init mo. Halika na sa ospital. Alalang sabi niya rito. Pero imbis na magsalita, ay mabilis siya nitong hinila pahiga at mahigpit na niyakap. Just for tonight, please, Bella. Remove all your worries. Mahinang bulong nito sa kanya. Damang-dama niya ang init ng hininga nito. Mabilis din siya nitong hinila paharap sa kanya at mabilis na hinawakan ang magkabilang mga pisngi niya. I love you, baby. At mabilis siyang binigyan ng halik sa labi. Can you hug me tight, please? Nilalamig kasi ako. At ramdam na ramdam nga niya ang panginginig nito. Mabilis naman niya itong niyakap ng mahigpit. Bakit tila nakaramdam siya ng kapayapaan? I wish we can stay like this forever. Bulong pa nito sa kanya. Hindi na siya muling umimik pa. Hanggang hindi niya namalayan na unti-unti na rin pala siyang iginugupo ng antok. Nagising siya ng maramdamang lalong lumalakas ang panginginig ni Edward. Inaapoy na ito ng lagnat. Mabilis siyang kumuha ng malaking jacket at pinasuot dito. Napakalakas pa kasi ng ulan, kaya lalong dumagdag ang lamig. Dinagdagan niya rin ang kumot nito. Mabilis siyang lumabas para kumuha ng cold compress, pero bago iyon ay sinilip muna niya ang anak. Masarap ang tulog nito habang yakap-yakap ng kapatid niya. Nang silipin ang orasan, ay alas dos pa lang ng madaling araw. Kaagad niyang nilagay sa noo ni Edward ang cold compress na kinuha niya. Bella, don't leave me, please. Biglang sabi ni Edward habang nakapikit ito at pilit na kinakapa ang higaan niya. Edward, nandito lang ako. At hinawakan niya ang kamay ni Edward. Dahan-dahan namang nagmulat ang mga mata nito at mabilis siyang hinila pahiga. Huwag mo na ako ulit iiwan ha, Bella. Promise me. Pati mga mata nito ay nakikiusap. Bigla naman siyang tumango. Oo, Edward, magpahinga ka na at... Pero naputol ang sasabihin niya nang bigla siya nitong halikan ng mariin at dahan-dahan siyang dinaganan. Edward, may sakit ka, sabi niya sa pagitan ng mga halik nito. Mabilis naman itong tumigil at seryoso siyang tinitigan. I know you are my medicine. At mabilis na naman siyang hinalikan nito. Damang-dama niya ang init ng katawan nito. Bumaba pa ang halik nito sa may leeg niya. Edward, baka lalo kang magkasakit. Pigil niya rito. Pero pinatong nito ang isang daliri nito sa may bibig niya. Shh! I told you are my medicine. Halos mapaliyad siya nang maramdaman ang mainit nitong palad sa may loob ng shirt na suot niya. Mabilis nitong natanggal ang shirt niya at nalantad sa mga mata nito. Why you're not wearing a bra? Iritang tanong nito. Dahil gabi na at matutulog na ako. Seryosong sagot niya. Never ever do this again. Paano pala kung hindi ako yung kumatok kanina? Ede nakita na nila ang mga bagay na ako lang dapat ang nakakakita. I hate that. Inis na sabi nito. Damang-dama niya ang napakainit na bibig nito. These are for my eyes only. And these are only mine. At mabilis siyang hinalikan. Edward. Nagpapadala na naman si Bella sa init ng mga haplos ni Edward. Halos mabaliw na siya sa ginagawa sa kanya ni Edward. Ilang sandali lang ay naabot na niya ang kasukdulan. I've been dying to do this with you for so long, wife. Now that you are finally back, I will never ever let you go. At halos lumagit-git na ang kama dahil sa ginagawa nito. Akala niya ba ay masama ang pakiramdam nito? Pero bakit parang sobrang lakas pa ng katawan nito? Ilang sandali lang ay nararamdaman na naman niya ang kasukdulan. Napahingal silang pareho sa sobrang pagod.
Humiga naman ito sa tabi niya at kinuha ang ulo niya para ipatong sa braso nito. "That was so great, wife." Ngiti nito at hinalikan siya sa may noo. Dahil sa pinagsamang antok at pagod, ay hindi na nila nagawa pang magbihis kahit malamig. Mahigpit na lang siyang niyakap ni Edward, kaya damang-dama niya ang init ng katawan nito. Ilang sandali lang, tuluyan na silang nakatulog. Nagising siya sa malakas na katok sa may pintuan ng kwarto niya. "Ate, ate, nandyan ka ba sa loob?" Malakas na sigaw nito. Dali-dali siyang nagbihis bago binuksan ang pintuan. Kita naman niya ang panlalaki ng mga mata ni Marie nang makita si Edward na nakahiga. "Ate, yung babae sa ospital, nandyan sa labas." Kinakabahang sabi nito. "Ha?" Gulat na tanong niya. "Where is she?" Biglang sabi ni Edward na hindi niya namalayan na nakatayo na pala sa may gilid nila. Nasa labas po siya." Kinakabahang sabi pa ni Marie. Mabilis naman nagtungo si Edward sa may pintuan palabas, na kaagad naman niyang sinundan. Paniguradong giyera na naman ito. Abangan natin sa susunod na kabanata.